pagdating nyo. Gagamitin ko ang micrometer para mas maintindihan ang Superbook Adventure ngayong araw. Kung tama ang pagkakakalkula ko, templo, tindol, pagkakapako sa krus. Aha! Doon tayo sa blackboard! Tignan natin kung anong maaalala ninyo sa kwento natin ngayon. Sa simula ng ating kwento, ano nangyari kay Jesus? A. Pinoronahan siyang hari ng Roma. B. Pinuri siya ni Pilato. C. Dinakip siya sa kalagitnaan ng gabi. O D. Naging tagabilang siya ni Herodes. Ano sa tingin nyo? Naaalala nyo ba? Gusto nyo na bang malaman? Sa paglilitis mo na sabihin lahat yan! Okay! Dali na yan! Tama ka! Ang sagot ay letter C. Dinakip siya sa kalagitnaan ng gabi. InfoScan sinisimulan na. Destinasyon, Bayan ng Jerusalem, unang siglo, panahon ni Jesus. InfoScan tapos na. Kumusta kayo? Si Joy ito! Gusto kong pasalamatan kayo sa pagsama sa akin kay Chris at Gizmo sa mga paglalakbay namin sa Superbook. Masyadong seryosong biyaheng ito. Kaya masaya akong may kasama kaming pumunta dito. Ang paglalakbay natin ay nagsimula nang hulihin si Jesus sa Hardin ng Getsemani. Ang hardin ay matatagpuan sa kabila ng lambak ng sidron sa bundok ng olibo. Nanalangin si Jesus sa isang hardin ng olibo sa paghahanda para sa kanyang pagkadakip at pagkamatay. Kahit nung pagkahuli sa kanya, alam ni Jesus na lahat ito ay parte ng plano ng Panginoon. Dapat kong danasin ang paghihirap na ibinigay sa akin ng aking ama. Maraming mga naitala tungkol sa paglilitis at pagkakapako ni Jesus. Kasama na rito ang kay Josephus, isang unang siglong Hudyong mananalaysay, at isang alagad ng Roma na si Cornelio Tacitus. Nilitis si Jesus sa harapan ni Pilato, isang gobernador ng Roma sa Judea. Panglimang gobernador si Pilato na niluklok ng Roma at siyang pinakasikat. May natagpuan ang mga archaeologists na sulat, isang dedikasyon kay Caesar na may pangalan ni Pilato. Natagpuan ito sa Israel, sa isang syudad kung saan naninirahan si Pilato. Dinala si Jesus kay Pilato dahil gusto ng mga pinunong saserdote na patawan si Jesus ng kamatayan. Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Ayon sa mananalaysay na si Josephus, tanging ang mga taga-Roma lamang ang may karapatan na magpataw ng kamatayan sa isang bilanggo. At yun nga mismo ang nangyari. Hinatulan si Jesus ng kamatayan. Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito! Ito'y pananagutan ninyo! Subukan natin ang heograpiya. Saan naganap ang lahat ng mga pangyayaring ito? Naaresto si Jesus? Nilinis si Jesus sa harapan ni Pilato? Ipinako si Jesus sa krus? Inilagak si Jesus sa isang libingan? Sa tingin nyo, saan naganap ang lahat ng ito? Ito ba ay sa A. Siyudad ng New York? B. Jerusalem? C. Ehipto? O D. Sa Harden ng Eden? Ano sa tingin nyo? B. Ang tamang sagot ay sa Jerusalem. Ang lahat ng ito mula sa pagka-aresto hanggang sa muling pagkabuhay ay naganap mismo o malapit sa Jerusalem. Nakita nyo? Lahat ito ay nangyari sa Jerusalem. At binago nito ang mundo! Huh! Ayon dito sa InfoScan ko, may iba pa tayong pwedeng mapag-aralan! Para sa kanyang pagkakapako, dinala si Jesus sa lugar na kung tawagin ay Golgotha, na nangangahulugang puok ng bungo. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa labas ng bayan ng Jerusalem, ngunit malapit pa rin upang mapasa ni Jesus ang sarili niyang krus. Ang pagpapako sa krus ay isang brutal na paraan ng parusa. Tinawag ito ng Romanong pilosopo na si Cicero na pinakamalupit at nakakatakot na parusa. Ang parusang pagpapako sa krus ay nakilala sa ilalim ng pamumuno ng dakilang si Alejandro. Itinuloy itong gamitin ng Roma upang parusa sa pinakamababang uri ng kriminal. Ipapako sa isang kahoy ng krus ang pulso at paa ng biktima. Pagkatapos ay iaangat. Matapos nito ay iiwanan itong nakasabit hanggang sa mawala ng hininga o tumigil ang puso. May nadiskubre mga archaeologists na labi ng isang lalaki na namatay sa pagkakapako sa krus. Ang lalaking ito ay kinalalang si Yehohanan at ang mga buto niya ay nilagay sa isang puntod, isang kahon na batong nilalagyan ang buto ng namatay. Makikita rito ang buto ng sakong at ang pako na tumagos sa gitna nito. Isang nakakakilabot na pagpapaalala ng paghihirap na dinanas mismo ni Jesus habang nakapako sa krus. Sobrang hirap man ang pinagdaanan ni Jesus sa krus, parte pa rin ito ng plano ng Diyos.
Alam to ni Jesus. Paulit-ulit niya itong itinuturo sa amin. Pero ngayon ko lang lubos na naintindihan. Matapos mamatay ni Jesus, inilagak siya sa isang libingan. Ang isang ito ay halimbawa na maaaring pinaglibingan kay Jesus. Ang malaking bato na animoy gulong ay ang nasa pintuan na siyang magsasara sa libingan. Nung binisita ni Magdalena ang libingan, naigulong na ang batong nakatakip sa pintuan dahil wala na si Jesus sa loob nito. Buhay si Jesus! Muli siyang nabuhay mula sa pagkamatay. Naaalala ninyo kung paano nalaman ni Jesus na gagamitin sa higit na ikabubuti ang kanyang kamatayan? Nang mamatay si Jesus, ang tabing ng templo na naghihiwalay sa dakong banal sa mga tao ay napunit sa dalawa. Ang pagkapunit ng tabing ay nangangahulugang wala ng hadlang sa pagitan ng Diyos at ng tao. Sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, ang mga kasalanan natin na naglalayo sa atin sa Panginoon ay nabayaran na. Nabuhay muli si Jesus! Wala siya sa libingan! Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Handang tanggapin ni Jesus ang ating kaparusahan upang maibalik ang pagsasama natin sa Panginoon. Ang superverse natin ngayong araw ay magpapaalala sa atin ng sakripisyo ni Jesus. Ang superverse ngayon ay Awit 22:16. Pinako nila ang aking mga kamay at mga paa. Isang tanong na lamang ang natitira. Paano makakaapekto ang pagiging parte ng pamilya ng Diyos sa ating mga sariling pamilya? Hanggang sa muli! Ito si Gizmo! Out!